Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Araw ngayon ng Sabado at sa Sabado tayo'y lumalapit sa ating mahal na Birhing Maria upang tayo laging gabayan at mahalin at alagaan at ingatan. Ngayong 26 ng Agosto, kapistahan ng Our Lady of Czestochowa, nandito po ang larawan ng Our Lady of Czestochowa sa ating dambana. Galing pa ito sa Poland. Sa Polandia, ang imahe ng Birhen ng Czestochowa ay itim na Madonna, ina ng itim na Nazareno. Totoong sila'y mag-ina. Gayun din po, marami ang lumalapit sa akin, humihingi ng mga dasal. Kaya idinadala ko po ang mga petisyon, Father, ipagdasal niyo po itong kahiligan ko. Gayon din ang aking mga personal na mga kahilingan, sinasama ko po sa banal na misang ito. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa ating pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipagkalumoy kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhing si Santa Maria'ng Mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Si Elimelech, ang nasirang asawa ni Naomi, ay may isang kamag-anak na ang pangalay Bush. Mayaman ito at makapangyarihan. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag. Sumagot si Naomi, ikaw ang bahala, anak.
Kaya't si Ruth ay nagtungo sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Ang napuntahan niya ay bukid ni Bush. Nilapitan ni Bush si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang babawalan." Yumukod si Ruth bilang pagibigay galang at umuwi ka. "Napakabuti ninyo sa akin, gayong ako'y dayuhan lamang." Sumagot si Bus, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong binan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang makipamayan sa isang lugar na wala kang kakilala." Napangasawa nga ni Bus si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Sa kapanahunan, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak na lalaki. Si Noemi ay binati ng kababaihan. Purihin ang Panginoon. Binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaliwan sa puso mo at maging gabay sa iyong katandaan. Ang mapagmahal mong manugang na nagsiling sa bata ay higit sa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti. Siya ay tinawag nilang Obed. Balan na ay sinabihan nilang nagkaapo na lalaki si Noemi. Si Obed ang ama ni Jesse na ama ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siya ay laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Siya ay laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalad na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad, laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala ng Diyos ay tatanggapin at makikita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Siya'y laging pagpapalain kung ang poon ay susundin. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskrib at mga pareseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Bawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabahan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang magpakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay nasa misyon at pinagkalooban po ako ng isang buwan, patapos na. At sa susunod na Sabado, nando na po ako sa Dawson upang magmisa ng anticipated mass. Kaya kulang sa isang linggo ang pananatili ko dito sa simbahan ng Quiapo. At ninanamnam ko, sinasariwa ko, pinapahalagaan ko, pinapalalim ko yung aking apresasyon, ang aking paglapit, ang aking nakikita ng aking mata, abot ng aking mata, ang presensyang milagroso ng Poong Jesus Nazareno. Sa pupuntahan ko, doon lamang ako sa social media, sa maliit kong cellphone upang masilayan, masilip, mabanaag ang larawan ng Senyor. Ito ay malapitan sa kanyang dambana mismo. Kaya kayo po ay kahit anong araw ay pwede kayo pumunta sa simbahan ng Quiapo. Kaya binibilang ko na yung mga huli kong mga araw at nagpapasalamat, dinadakila ko po ang Senyor. Salamat po. Salamat ng marami. Ang ating mapagbasa, unang pagbasa, aklat ni Ruth. Si Ruth po ay isang banyaga, tagalabas, estranghero. Hindi po siya Israelita. Ngunit pinili niyang nasa lupain ng mga Israelita. Sabi niya kay Noemi, susunod ako sa iyo. Kung saan ka pumunta, pupunta ako. Kung saan ka titira, titira ako. Ang iyong Diyos ay magiging Diyos ko sapagkat alam ko ang Diyos ninyo ay Diyos na iisa at tunay. At ang iyong lupain ay aking magiging lupain sapagkat ang lupain na ipinagkaloob sa mga Israelita ang ipinangakong lupain. Lupain ng gatas at pulukpukyutan. At si Ruth nga, hindi niya alam kung ano magiging takbo ng kanyang buhay sapagkat mas madali lang manatili ako. Dito ako sanay, dito ako konbinyente. Kayo mga banyaga, mag-aaral pa ako ng kulturang iba, lingwaheng iba, pamamaraan ng iba, mahirap para sa iba.
Ay, ayoko yan. Doon ako, doon sana ko sanay. Ngunit pinili ni Ruth sapagkat si Ruth nag-asawa muli at isinilang si Obed na ama ni Jesse, na ama ni David. Si Noemi po ay taga Bethlehem at ginamit po si Ruth ang kanyang anak ay bale lolo ni Haring David at ang ating pong Jesus sa Sareno ay anak ni David. Kaya minsan sa ating pagtataka, pagkikwestiyon, pagkamot ng ulo, saan ba ako pupunta, Panginoon? Ano magiging papel ko? Malinaw na si Ruth ay kabahagi, instrumento, kasangkapan sa kasaysayan ng kaligtasan sapagkat si Jesus ang tagapagligtas at mananakop ay anak ni David. Isinilang ni Ruth ang lolo ni David, Haring David. Kaya po tayo sa ating paglalakbay, umasa tayo, nakabahagi tayo sa plano ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, pagbabati ko sa mga kaplastikan, pagkukumuri, gusto natin pakitan tao. Diba? Pero hindi yun ang tunay. Iba yung nakikita. Kung ka, para sila'y mainggit. Panlabas lamang. Ngunit ang panloob, iba. Kabulukan. Yung masama. Panlabas, akala mo kung sinong magaling, santo, malinis, nagmamalinis. Ngunit ang totoo sa loob ay kabulukan, kabahuan, kadumihan, kaitiman. Hindi papasa sa Panginoon iyan. Mahalaga maging tunay tayo. Kung sino ka sa panlabas, yung nakikita ng tao, yun talaga ikaw. Walang distinction, walang malang pagkakaiba sa panlabas at panloob. At lilitaw yan. Mahahalata yan. Ang pagkukunwari kasi ay hindi mo magagawa ng mahabang panahon. Lalabas, lilitaw, uusbong kung sino ka talaga. At mahirap po sa dulo, eh kahiyahiya pa kung lilita yung pagpapanggap. Mas mahirap yun, mga kapatid. Mapapahiya ka pa. Kaya mabuti, habang maaga, magsisi tayo. Ang kalinisan, ang kadalisayan, ang pagkaputi ay talagang nandun pa sa simula. At ito'y kaaya-aya sa Senyor. Isang buhay na wagas, isang buhay na sinsero, isang buhay na tumutulong ng kusa at nakangiti at talagang bukas. Meron po talaga. Gusto magtapos sa larawan ng Our Lady, Birhen ng Chehesto Cuba, ang itim na Madonna. Alam nyo, napakaganda ng ating mahal na Birheng Maria. Ika-26 ng Agosto. Kung sino pa pinakamaganda? Yung babae kasi, ang kanilang puhunan ay ang kanilang mukha. Kung may sugat ka sa pisngi, pinapangit mo. Pinapangit. Katulad ng itim na Nazareno, pinapangit na kasalanan natin. Si Jesus, sa babae, sinira mo yung mukha. Yan ang ginagawa ng kabastusan. Minsan bastos tayo. Masama tayo. Sinasadya natin. Nasaktan, sirain, yurakan. Masakit. Nakaranas na ba kayo ng masaktan ng damdamin? Eh, lalong-lalo pa yung inosente. Tayo, makasalanan tayo. Siguro, dapat lang sa atin mabawian sa kasama natin. Pero ang Diyos,
ng mahal na birhen na wala namang kasalanan. Sa ating, ewan ko ba? Ating, ewan, yun. Nasabi ko na po, sa tulong ni Maria, birhen ng Czechoslovakia ng Polandia, itim na Madonna at ni San Jose, nawa po, sikapin nating umasa na tayo kabahagi ng plano ng Diyos. At wag po tayo maging plastic, imbis maging tunay at wagas, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen! Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, mayroon tayong isang ama sa langit at isang guro, ang kanyang bugtong na anak. Lumapit tayo sa ama at ipanalangin ang lahat ng kanyang mga anak sa lupa. Tugon po natin, basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga tinawag sa ministry ng orden, naway maging tapat at matyaga sa kanilang banal na tungkulin. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga magulang at mga guro, naway maituro sa mga kabataang nasa kanilang pangangalaga ang mabuting halimbawa ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang salita ng Diyos, naway maging gabay natin sa ating mga kilos at naway lagi nating asamin na gumawa ng mabuti. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang mga matatanda na lulumbay at mga may sakit, naway tingnan natin ng may habag at paangin ang kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ang ating mga mahal na yumao, naway tumanggap ng walang hanggang kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Basbasan mo kami, aming nag-iisang ama. Ama namin Diyos, dinadala namin sa iyong harapan ang mga pangangailangan ng mga nakakakilala sa iyo at yaong mga hindi pa nakaririnig ng iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kadugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawan taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kung hindi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
sapagkat siyang Panginoon kasama mo ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhing, nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen. Bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inaibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mapumanaw. At isinasama ko dito ang mga namatay noong kapanahon ng pandemya. Sa buong daigdig, may higit 6 milyon ang sumakabilang buhay, kasama na dito ang mahigit sa 65,000 Pilipino na namatay dahil sa COVID-19. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ang Birhen ng Chehestokoba, ang itim na Madonna, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhing Maria at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ilan na lang ang araw na ako'y unang nagmimisang, unang alay sa araw dito sa Quiapo, ay kukunin ko na po ito ginintuang pagkakataon upang magpasalamat sa Pilipinong komunidad kung saan ako nakadestino sa Yukon, Canada. At ang yung larawan nila, yung IT, ayun, yung IT natin, yung larawan ng St. Mary's Parish Church sa Dawson, Yukon, Canada. Wala pa. Ayan. Salamat sa ating IT. Sa Pilipinong komunidad, sa St. Mary's, Dawson, Yukon, Canada, yung mga intensyon, petisyon nila, lalong-lalo na sa kagalingan ng mga batang may sakit na malubha, isinasangguni, ipinipresenta ko po sa banal na Senyor. Gayon din ang mga Pilipino sa Sacred Heart Cathedral and Our Lady of Victory Parish sa Whitehorse, Yukon, Canada. At ang mga Pilipino sa Teslin, Carmax, Pero, Ross River sa Yukon. Gayon din ang mga kalapit na probinsya, Fort Nelson, British Columbia. At sa Inuvik, Northwest Territories. Yung aking pananalita may Canadian accent para ganun magsalita doon. At ang mga Pilipinong na deboto ng Poong Senyor sa Alberta, Canada, ay ang kanilang mga kahilingan ay dinadala ko po sa paanan ng ating mabait, mapagpala at mapagpatawad na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Yun ang pangako ko at sinisikap ko pong tuparin ito. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na Poong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila ang mga pangako nilang sa binyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.